Alright, hello team, no? Welcome po dito sa module number 2 natin, entitled Cha-ching Strategy. Okay, so sobrang pump-up na pump-up ako ngayon dito sa kinakaupuan ko dahil sobrang excited po ako, no, na i-share sa inyo yung module na to. Okay, itong module na to, kaya siya tinawag na Cha-ching Strategy dahil ito yung mga strategies, no, marketing strategies na ginamit ko para sa ganon, kitain ko yung first ever 6-digit income ko dito sa Unity Network sa pag-online business. Alright? And itong mga marketing strategy na to, no, na pag-connect-connect ko yung dots nila upang sa ganon makapag-create ako ng isang proven na sales funnel kung saan ginagamit ko ngayon para sa ganon, no, magawa kong kumita online, magawa kong magkaroon ng commissions everyday sa internet. Alright? So ngayon, gusto kong i-share sa inyo po, no? Gusto kong i-share sa inyo yung marketing strategies ko, and at the same time, gusto kong ipakita sa inyo yung sales funnel na ginagamit ko para sa ganon, ma-duplicate nyo siya, magaya nyo siya, ma-blueprint nyo siya para sa ganon, no? Mas mapadali yung pagmamarket ninyo ng ating negosyo. Alright? Ang kagandahan po, no, yung kagandahan itong module na to para sa ganon, hindi mo na kailangan mga papa, no, hindi mo na kailangan alamin pa, hindi mo na kailangan i-split test pa kung ano yung mas maganda, kung option A or option B ba, ganon, no? Ang kailangan mo na lang gawin is sundan mo, no, sundan mo yung sales funnel na ginawa ko and i-set up mo yung marketing strategies na sinet up ko, no, kung saan tinuro ko yan sa mga videos, no, sa mga susunod na lessons. Alright, so ayun guys, no, ang gusto ko lang pong gawin nyo is as much as possible mag take down notes kayo, mag focus kayo sa lahat ng mga lessons na babanggitin ko dito sa training module na to. Alright? This is money, guys. This is gold, no? Yung lahat ng ituturo ko dito sa module na to. And I'm very confident na kapag in-apply mo siya, kapag sinet up mo siya, kapag binigyan mo siya ng oras, ay talagang magagawa mong kumita sa internet and magagawa mong maging normal na. Alright? Magagawa mo talagang maging normal na yung pagkakaroon ng extra income sa internet. Alright? Ganun po ako ka-confident na ganun ka-effective yung marketing strategies na ginamit ko para ganun kitain ko yung first 100K ko sa business na to. So kung ikaw po, no, gusto mo rin kitain yung first ever 6-digit income mo sa internet, kung ikaw gusto mo rin magkaroon ng everyday sales, everyday commissions, no, talagang bigyan mo po ng pansin yung mga trainings, mga lessons na nandito sa module na to. Alright? So ngayon, no, in this introductory video, gusto kong i-share sa'yo yung sales funnel na ginagamit ko kung saan, no, nagawa kong kumita ng 100K income ko sa internet, which is kasunod is nakita ko naman, kinita ko naman yung 100K matching bonus ko. Alright? So, there will be times po na yung mga lessons natin na susunod, malilito ka. There will be times na maguguluhan ka. There will be times na merong mga words na first time mong marinig sa buong buhay mo. But gusto ko pong sabihin sa inyo, okay lang yan. Ayos lang yan dahil, no, nung ako yung nag-uumpisa, ganun na ganun din po yung naging experience ko. Alright? So, ang ginawa ko lang, repetition, inaral ko, binalik-balikan ko yung mga hindi ko naiintindihan hanggang sa ma-figure out ko yung bawat marketing strategy ko. Alright? And at the same time, guys, no, practice po is what you need to make a fairy tale in this kind of business. No? Practice, practice, practice. No? Sa umpisa po talaga, no, kailangan mo maglaan ng mas maraming oras kasi marami ka pong aaralin, marami kang kailangan i-familiarize yung sarili mo. But later on, I'm very confident and I will assure you na kapag na-master mo na lahat, no, parang magiging habit mo na lang, no, and sobrang magiging madali na lang sa'yo itong business na to. Alright? So ngayon, proceed po tayo. Okay? So ito, guys, no, ito yung proven
sales funnel na ginagamit ko. So sa unang glimpse, sa unang tingin mo lang, okay? Parang sobrang komplikado niya, no? Pero sobrang sobrang dali lang po nitong sales funnel na ginagamit ko. All right? So mag-uumpisa po 'yan sa pagda-drive ng traffic. And driving traffic, no? Kung may access na kayo sa 30-day traffic implementation program natin, and kung meron na kayong access sa 10-step training, for sure, meron na kayong idea all about driving traffic. Alright? Driving traffic simply means pagpapapunta ng mga tao sa websites mo. Alright? Driving traffic simply means pagpapaklik sa mga websites na binigay sa'yo ni Unity Network. Alright? Or driving traffic means paghahanap ng mga qualified na tao, okay? Paghahanap ng qualified na tao para maging subscribers mo, para maging prospects mo. Alright? Para maging leads mo. Okay? So, marami pong paraan, actually, no? Maraming paraan para makapag-drive ka ng traffic. And to tell you honestly, kung nag-uumpisa ka pa lang sa business na to, or matagal ka na sa business na to pero wala ka pang kinikita, this is the skill, no? This is the number one skill na kailangan mo paglaanan ng oras kung nag-uumpisa ka pa lang. This is the skill na kailangan bigyan mo lang pansin kapag nag-i-start ka pa lang, no? Kasi po, kapag natutunan mo na master mo na ang pagda-drive ng traffic, no? Parang mas sobrang mapapadali na lang itong business mo na to. Alright? Marami pong paraan para makapag-drive ka ng traffic, no? Ang tinuro ko dito sa module na to is yung mga ito, no? Facebook group marketing, no? So, malalaman mo tungkol sa Facebook group marketing sa lesson number 4 nitong training module natin na to. Alright? Tinuro ko rin po na kung paano ka makakapag-drive ng traffic through Facebook ads sa lesson 5 nitong training module na to. Alright? Tinuro ko rin kung paano ka pwedeng makapag-create ng isang Facebook page mo, which is ito yung gagamitin mo para makapag-advertise ka sa Facebook. And malalaman mo rin doon sa lesson number 1. Alright? Malalaman mo doon kung paano mo i-coconnect yung Facebook page mo doon sa magiging ultimate marketing strategy mo, which is messenger marketing. Alright? Pag-usapan natin yan sa next step. Alright? So, focus po muna ulit tayo sa driving traffic. Actually, marami pang paraan para magawa mo mag-drive ng traffic. Alright? Pwede ka rin mag-Facebook Live. No? And actually, this is the easiest and the fastest way for you to create result for your own business kasi, no? Mas mabilis kang makikilala ng mga prospects mo and target audience mo, and at the same time, no, mas makikita ka nila bilang isang leader with value, leader with knowledge, which is very vital in creating sales in this kind of business. All right? And also, no, masasabi nila, masasabi ng mga prospects mo, target audience mo in their subconscious mind na you're a real person, that you are doing a real business. Alright, so yun po yung kagandahan din ng Facebook Live. Alright, so ayan yung ilang mga paraan na pwede mong gamitin para sa ganon makapag-drive ka ng traffic. Again, you can access lesson number 1, 4, and 5 para malaman mo yung iba't ibang paraan na makapag-drive ka ng traffic using your Facebook groups, no, Facebook ads, and your Facebook page. Alright? Okay, so dumako naman po tayo sa next step. Alright, this is no other than messenger marketing. So dito, no, dito sa next step na to, inintroduce kita dun sa ultimate marketing strategy na ginagamit ko, no? And this is sobrang bagong-bago na itong marketing strategy na to. And actually, last November 2016 lang yata, no, inintroduce, or no, no, I think 2016 din talaga, year 2016, inintroduce ni Facebook ang messenger marketing. So, inopen niya ang messenger, no, messenger ng Facebook messenger, sa madla para gamitin, para makapag-market online. Alright, and then, here comes the tool, ManyChat. Alright, so, sa lesson number 3, i-introduce po kita sa ManyChat, or sa lesson number 2 actually,
i-introduce kita sa ManyChat. Alright? And yung pagkokollect mo ng leads or ng subscribers, malalaman mo yon sa lesson number 3 nitong training module na to. Alright? Importante pong makapag-generate ka ng leads coming out of those people na drive mo na traffic. Alright? So, sa madaling salita, yung mga tao, meron kang ipapaklik ng mga links or gagawin mo silang no, mag-a-advertise ka sa kanila. So, mga taong ito, yung pagdadrive mo ng traffic. And then, yung mga ma-advertisean mo, yung mga pagpopromotan mo, there are some people there na magiging curious sa kung ano yung ino-offer mo, sa kung ano yung ino-offer natin. Alright? So, yung mga taong yun, magsusubscribe sila dun sa ino-offer natin. Alright? So, sila yung magiging leads mo. Sila yung magiging subscribers mo. Okay po? So, now, no? Kung meron ka ng mga leads, meron ka ng mga subscribers, what's next? No? Dito na po, no? I-coconnect mo sila ngayon, no? I-automate natin ito. Malalaman mo kung paano mo yung i-automate sa lesson number 3.1. Alright? And this is no other than automated follow-up sequence. Alright? So, parang ganito po kasi, no? Ang mangyayari, guys, no? Para mag-a-advertise ka, magpo-promote ka sa mga tao, no, which is ito nga yung pagda-drive ng traffic, alright? Ang ipo-promote mo, say for example, is the average to millionaire system. So, ito yung isa sa mga sales funnel natin, yung ATM system. Tama? So, ipo-promote mo siya na meron ka na-discovering automated, robotic na system na nakatulong sa'yo ng malaki. And then, no, kung sasabihin mo ron, kung gusto nyo ma-access ng libre itong 3 videos na bibigay ko sa'yo, no, mag-subscribe ka lang. Something like that. So, dun sa pagdadrive mo ng traffic, again, sasabihin ko po sa inyo, meron at meron mga magsusubscribe dun. Alright? So, dun sa mga subscribers mo, no, sila yung makaka-access ngayon ng 3 videos mo. No? Yung video number 1, which is all about the millionaire mindset. Video number 2, which is all about the millionaire method. And video number 3, which is all about the millionaire machine or the system itself. Alright? So, yung first two videos, okay? Yung first two videos, millionaire mindset and the millionaire method, alright? Automated na po to, ha? Wala ka lang ibang gagawin. Automated na siya, sinet up mo na siya ng isang beses. And then, it can work for you for lifetime na. Okay? So, yung video 1 and video 2 na marireceive ng mga prospects mo via messenger, alright? Ang mangyayari po rito is makakapag-provide, nagpo-provide ito ng value sa mga prospects mo. Kumbaga, ine-educate mo po sila. Alright? Tinuturuan mo sila. No? Kasi yun po yung purpose ng millionaire mindset, video number 1 and video number 2, millionaire method. To educate your prospects, to provide value to them, to build your relationship to them, to position yourself as a leader with value and knowledge. Yun po yung idea behind video number 1 and video number 2. Alright? Ine-educate mo yung prospects mo. And that is the law of reciprocity. No, yung giving first before asking for something. So you are giving them values, you are giving them knowledge, ano, added knowledge, you are educating them, so you are giving to them. Okay, and then ngayon po dito sa video number 3, no, ito na yung sales video presentation mo. Alright, ito na yung millionaire machine, no, so naka-set up din po ito, naka-automate din to, and mangyayari, no, pe-presentahan na ngayon ng system natin yung mga prospects mo all about our business. Okay, mapapadala yan ng automated sa mga prospects mo. Okay, so ngayon, no, yung mga na-drive mo na traffic na nag-subscribe sa'yo, mapapanood nila yung video 1 and video 2. Okay, and then mamangyayari is, napapanood nila yung video number 3, which is yung sales video presentations, there will be point in time na merong mga prospects dyan, no, na mag-yes, gusto kong mag-join. No, yung desidido ka agad sila. Yes, gusto ko yung business na yan. Magjo-join ako, magre-register ako. Alright? So, ito po yung mangyayari, no? Ang mangyayari kapag nag-yes sila, dun sa video presentation mo, no? Magkakaroon ka ngayon ng cha-ching. Magkakaroon ka ngayon ng commissions.
Alright? So, ganun po siya. Okay? So, doon naman, meron ding mga ilang mga tao, actually, mas marami, yung mag-no-know sa'yo. No? Kapag nakita nila yung sales video presentation natin sa business na to, no? More often than not, mas marami yung mag-no-know. No? 5% lang most of the time yung mag-yes kagad kapag nakita na nila yung sales video presentation mo. Alright? So, yan yung mag-yes and automatic magkakachatching ka dyan. Pero yung 95% ng mga tao na mag-no-know sa'yo, syempre, hindi mo naman sasayangin yun. No? Nag-effort ka na, nag-advertise ka na, nag-promote ka na, binuhos mo yung oras mo para makapag-promote sa mga taong ito. And then, forget, nag-no lang sila sa video number 3. Napanood nila yung video number 3, nag-no lang sila, di ba? Sasaya, papabayaan mo na sila. Syempre, hindi. No? Kailangan po i-maximize mo yung mga nag-no sa'yo. Alright? And dito papasok ngayon, yung pagbo-broadcast mo. Alright? Yung pagbo-broadcast mo, which is conversion formula, and ito yung lesson number 6 na training module na to, malalaman mo nun, kung paano mo ipa-follow up yung mga nag-know sa'yo. Okay? Ayan po, na makikita mo dyan, fit po. Alright? Fortune is in the follow-up. Okay? Lilinawin ko lang po that people, no? Kailangan po i-follow up, kailangan makita nila yung offer mo, no? 5 to 12 times para makagawa yan ng isang solid na decision. Alright? Fit po. Alright? Fortune is in the follow-up. So, kailangan ka pong mag-broadcast sa kanila. Kailangan mo pong i-follow up sila, yung mga nag-know sa'yo. So, pwede mong gawin dito is pwede kang mag-provide ng value and at the same time, pwede mo silang i-inspire pa dito. Alright? Makikita mo, malalaman mo naman that our sales videos, no, yung mga videos natin, are very inspiring. So, true fit po, no, true ManyChat broadcasting, true conversion formula, which is yan yung malalaman mo sa lesson number 6, no, malalaman mo kung paano ka pwede mag-provide pa ng value, paano ka pwede kang makapag-inspire pa dun sa mga nag-know sa'yo, para sa ganon, no, ma-change mo yung mind nila, no, or ma-handle mo kung ano man yung mga inquiries nila. Alright, so kapag pina-follow up mo na po sila, no, kapag pina-follow up mo na sila dyan, ang mangyayari, no, mas magiging curious sila ngayon all about our business. Okay, mas magiging aware na sila ngayon all about our online business. Alright, so there will be points in time na mayroong mga magme-message sa'yo, no, dun sa mga subscribers mo, magme-message sila tungkol saan ba yung business natin, paano kung hindi sila marunong magbenta, ano daw yung mga pwedeng ibebenta nila, or paano kung wala silang pera, paano kung cellphone lang yung gamit nila, paano kung hindi sila marunong mag-internet, paano kung hindi sila techie, mga ganun po, no? So, napa-follow upan mo na sila, guys, na naku-curious na sila, nagiging aware na sila all about our business. So, ngayon, marami na silang questions, no? So, ikaw, no, bilang leader, no, the leader you are, and as an entrepreneur, no, it's your obligation to help those prospects na nag-i-inquire sa'yo. Alright? So, dito po, no, dito sa talk to prospects, no, dito mo po i-handle yung mga objections nila and dito mo na rin sila isa i-close sa business natin. Okay? Handling objections, no, matututunan mo yan sa lesson number 7 nitong training module natin na to. And closing prospects, matututunan mo naman po yan sa lesson number 8 nitong training module natin na to. Guys, no, ito po yung kailangan na mindset ninyo when you are talking to people. Kailangan po ipakita mo sa kanila that you are a good leader, na kaya mo siyang tulungan, that you are a good leader, na kaya mo siyang turuan. Okay, because prospects only join to those people who have values to offer, who have leadership to offer. No, matatalino na po ang mga prospects, they know now what they are doing, alam na nila kung kanino sila sasali. Syempre, practical sila, kailangan po sasali yung mga yan sa mga tao, alam nila sa sarili nila na matutulungan sila. And you need to position yourself bilang yung tao na yon na makakatulong sa kanila. Alright? So, handling objections and closing prospects. No? Ganun po siya. No?
And some of those people na ipa-follow up mo, makukulitan yan, mag-unsubscribe yan. And it's okay lang po yun. Sobrang normal lang na mayroong mga mag-unsubscribe sa'yo. And you need to have an abundant mindset, guys. Siyempre, makakarinig ka rin ng mga negative mula sa mga prospects mo. Pero ang gawin mo sa kanila, i-delete mo sila, i-unsubscribe mo sila kasi hindi mo sila kailangan. Hindi sila yung mga tamang tao na kailangan mong kausapin. Alright, kailangan mo lang kausapin yung mga sincere na maging successful katulad mo, sincere na gustong matuto paano mag-online business. Alright, sila po yung mga tamang tao na kailangan nating tulungan, kailangan nating i-guide, at kailangan nating i-coach sa business na to para magawa din nilang kumita sa internet. Alright, so ayan po, you need to talk to those prospects na mayroong mga objections, you need to handle those objections, and you need to close them to our online business because that is the only way for you to help them address their problems. Problem na gusto na nilang makauwi mula abroad, problem all about finances, problem na kinakapos, problem na ano pa ba? Problem na pag-secure ng family, problem all about savings. Yan po yung mga madalas na problema ng mga kapwa nating kababayan na gustong sumali sa business na to. So if we cannot close them in our business, we cannot definitely help them. So you need to try all your best to handle their objections and to close them to our business because that is the only way para matulungan mo po sila. And kapag na-close mo sila sa ating negosyo, no, it will turn out also into cha-ching. Okay? So, ayun po. No, ito yung proven sales panel na ginagamit ko. Kaya nagawa ko kitain yung first 6-digit income ko. Nagawa ko kitain yung first ever matching bonus ko. You know, kung gusto mong i-duplicate ito, I will be very happy na ituro sa'yo ito because no, gusto ko maging successful ka sa business na to. Gusto ko rin ma-hit mo yung dreams and goals mo sa business na to. Gusto kong may provide sa'yo lahat ng mga knowledge na kailangan mo para magawa mo rin yon. Alright, so ito po yon, no? This is the sales panel I am implementing to my business. Hopefully po, ma-implement mo siya. And tulad ng sabi ko, there will be barriers along the way. Malilito ka, maguguluhan ka, pero okay lang yon. Tuloy-tuloy ka lang. Practice lang ng practice. Be consistent, guys. You need to allocate time, especially kung nag-uumpisa ka pa lang dahil marami kang kailangang aralin. Dahil kapag na-master mo na siya, no, magiging sobrang dali na lang ng business na to. And rest assured, you will find success to this kind of business. Alright? And I hope, guys, no, this kind of business, no, failure should not be an option. Huwag mong isipin na mag-fail ka, no, sumali ka na rito. Alright, ang kailangan mo lang po rito is more time to do the business kasi inaaral mo pa siya, no. Kailangan po, no, magano yung isipan mo tsaka yung ano mo, no. Kailangan po i-build mo muna yung foundation mo dito sa business na to. Alright, so ayun po, no, yun yung dramatic change na kailangan mong gawin sa pag-uumpisa na itong business natin na to. Okay, so ayun guys, no, go ahead now, no, patapos na po itong video na to, go ahead now, aralin mo na yung mga susunod na training modules, no, familiarize mo yung sarili mo, and then pwede mong balik-balikan itong sales panel na to para mas maintindihan mo pa yung mga training modules, no, training lessons na nasa baba nitong video na to. Alright, so that's it. Thank you so much for watching this video po. I hope na-broaden yung isipan mo, nagkaroon ka ng aha moment dito sa sales panel na to. Nagkaroon ka ng idea kung paano makikitain yung first ever cha-ching mo, yung first ever 6-digit income mo, and yung first ever matching bonus mo. Alright, so that's it guys. Thank you so much. Christopher Valdez. See you po on the next video. Okay?